Hey guys, what's up? Pasay Baller here. Dito naman po ngayon tayo for the second game of this Wednesday edition ng PBA. This will be the game between Talk and Text. This will be the first game ng Talk and Text going up against Magnolia. Magnolia na medyo mainit. They're having a record of 2 wins and 0 loss. The game will be at 5:45 p.m. sa Smart Araneta Coliseum. And before we proceed, inaanyahan ko lang dyan yung mga hindi pa nakakapag-subscribe dun sa YouTube account natin, Pasay Baller. Pakiclick lang po yung subscribe button sa baba. Sama nyo ng bell logo para automatic makakakuha kayo ng notification pag meron tayong bagong prediction or video. We do NBA, PBA, NCAA. We also do volleyball, hockey, and American football or NFL at times. Okay? Alright, so proceed tayo ngayon. Talk and Text. Just like what I said earlier, this will be their first game. And unfortunately for them, medyo maraming wala sa kanila. Poy Eram will be serving his one-game suspension. Tapos si Jason Castro and Mikey Williams medyo injured pa rin. So they're having a game-time decision. So hindi natin sure kung maglalaro. Hindi. Plus, meron pang mga injured sa kanila. Brian Herwella, Soyud, Ryan Reyes, who else? Meron pa yun eh. May isa pa. And then, Glenn Cubuntin. So, medyo marami. Marami talagang wala for Talk and Text. Tapos yun na nga, hindi pa natin sure kung makakapaglaro tong si Jason Castro at Mikey Williams. Their import will be Cameron Oliver, a very proficient import. He went undrafted, pero nakapaglaro siya sa NBA ng mga mangilang-ilang laro. Pero dun sa mangilang-ilang laro na yon, he was able to show what he can do. He's actually scoring well, he's rebounding well, and defending well. So, tingnan natin kung anong magagawa ni Cameron Oliver for Talk and Text. Lalo na ngayon, na maraming wala, he would really need to step up and show what an import can do. They would go up against Magnolia. Magnolia 2-0 sila. Ang ganda ng huling laban nila against Converge. Akala ko panalo na yung Converge doon pero nahabol nila. Itong import nila si Rakosevich, hindi siya yung tipong import na give me the ball tapos manood na lang kayo. Hindi siya yung ganung type. He passes, he rebounds, and he defends a lot. Pero kapag kailangan umiscore, andun siya. He can shoot outside. Pero mas magaling siya for me dun sa mga yung laro sa loob. May titira, he would be there for an offensive rebound. He would put it, you know, he would put it back. At tapos sa sobrang lakas ng upper body strength nito, madalas nakakuha siya ng mga end one plays. Alright? Ang spread dito is -1.5 for Magnolia. Sa Magnolia binigay kasi nga maraming wala for Talk and Text. And I know Cameron Oliver is actually good. Meron pa siyang mga ibang kakampi na kahit sabihin mo mang maraming wala, marami parang malakas sa Talk and Text. Diba? Alam naman natin malalim din yung bench ng Talk and Text. But on this game, I'm gonna pick Magnolia, man. He's doing great. They are doing great. May momentum sila. Back-to-back wins, tinalo nila yung Terra Firma, tinalo nila yung Converge. Converge had a very good import as well, diba? Quincy Miller, pero tinalo nila, nahabol nila yun. And again, umiikot yung bola eh. Nakakahawak lahat dun sa Magnolia ngayon, hindi lang sa import. Nakakascore si Baroka, si Pauly, pati yung mga bigs nila. Again, hindi madama tong import nila. Hindi siya yung number one option for scoring nga eh. Nandun lang siya for the rebound at pagka nakuha yung rebound, ipuputback niya. -1.5 lang naman, so medyo maliit lang yung spread na bigay. So I'm picking Magnolia to win this game and to cover that spread of -1.5. Again, that will be Magnolia Hotshots, -1.5. Peace out, Pasay love, and God bless.